hanggang pakikipagtipan. Handa ang Diyos na katagpuin tayo sa pinakaaba at pinakamahilap nating kalagayan. Sa sandaling makatagpo niya tayo sa kababaan ng ating loob sa ilang na lugar, ito'y magbubukas sa atin sa wagas na pagsisisi at pagbabagong buhay. Isama po natin sa ating panalangin ang kaluluwa ni Benita Marieles, Amisto Marieles, Victorio Quipos, the father of Elizabeth Quipos. Ang ating po pagdiriwang sa gabi ito ay pangunahan ni Father Marlon Mendoza, OFM Capuchin. Ang lahat po ay magsitayo at mag-isa sa pagdiriwang. Pagdiriwang po natin ang awitin ng pangbungad na awit. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Mga kapatid, sa Ebanghelyo sa unang linggo ng Kwaresma, naalangin at nagayunong si Isko sa ilang bago niya simulan ang kanyang misyong akayin ng tao pabalik sama. Ang Kwaresma ay panahon ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos. At sa ganitong paraan, kasama rin tayo ni Isko sa ilang. Maraming pagkakataon na tayo lumihis ng landas at hindi po natin nagambanan ang ating tungkulin sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo na kung saan itinuturo sa atin kung ano ang ilang. Maraming pagkakataon na iniiwasan natin ito. Maraming pagkakataon na inayawan natin ito. At sa pagayaw natin dito, nahulog tayo sa tukso at sa kasalanan. Kaya sa pagkakataon na ito sa banal na Ekaristiya, upang tayo maging marapat na lumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin po natin ang ating mga pagkakasala. Tayong lahat. Inaamin ko sa mga pagkailan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lumahang ng kasana sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria sa lahat ng mga anghel at kaharian at sa inyong mga kapatid na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaminawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang pasundan namin siya sa pamumuhay na maragal bilang aming tagapamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsilipan. Pakulang po natin sa mga
Lord, basa, nangako ang Diyos na hindi na niya muling nilipunin ang gawa ng kanyang mga kamay sa pamamagitan ng baha, ang bahag hari na nagpapaalala sa atin ng tipan ng Diyos sa kanyang mga nilipa. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayun din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maaamot may ilam na hayop na kasama ninyo sa daw. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawid ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipunin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa salmo ay, Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abang mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Tugon. Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahan. Tugon. Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Mabuti ang poon at makatarungan. Sa mga salari, guro at patnubay, sa mababang loob siya yaunggak gabay, at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tugon. Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Sa ikalawang pagbasa, sinagip ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya mula sa matinding baha. Sinasagip din ng Diyos ang bawat binyagang Kristiyano sa pamamagitan ng tubig na binyag kung saan nakikibahagi tayo sa pamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Pagbasa mula sa unang sulat ng Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan. Upang iharap kayo sa Diyos, siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, wawalo ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi naglilinis ng dumi ng katawan kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na buhi. Inililigtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo na umakyat sa langit at ngayon naglulukluk sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at mga kapangyarihan at lakas na panlangin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo at pagbigay tayo sa sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa Diyos.
Noong panahon iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. Maiilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Tinupuri ka namin, Panginoon Jesus Kristo. Ang lahat po ay masinipot, Panginoon. Alam po ninyo ang salitang ilang? Ano pong ibig sabihin ng ilang? Sino ang sasabi ng disyerto, pakitaas ang kamay? Sino sumasangayon sa akin na kinakanta ng Irisen Hills ang ilang? Ilang awit pa ba ang awitin? Ilang tansang pa ba ang ipunin? Ang ilang ay disyerto. Sinong nagkakamping sa disyerto? Sinong nakaranas ng nagkakamping doon? May tent, tapos nagbabarbecue, nagluluto ng hamburger. Ano po purpose ng pagkakamping? Wala na, Father, para lang magiging magaan yung pakiramdam. Now, kung sa atin pa yan ay pumupunta sa Boracay, pumupunta sa mga beaches, na kung saan, nakakaaliw. No? Pero sa mga Hebrew, mga kapatid, sa mga Hudyo, mga Israelita, ay may kahulugan po yan. Pero bako tayo pumapasok po doon, ay meron akong kwento sa inyo. Pwede mo bang magkwento? Kwento po ito na maginang kamel, kamilyo. Nakakita na kayo ng kamilyo? Yung katabi ninyo? Hindi, wala akong sinasabi. Sabi ng batang kamilyo doon sa kanyang ina, Mama, ano pong, bakit po na mayroon po tayong 4 na paa na napakahaba? Di ba mahaba yung paa ng ano, kamilyo? Tapos mataas ang liit. No? Tapos yung kulay ay patik-patik. Oo naman. Sirop yun. Bakit nga ma, mahaba yung paa natin? Sabi ng nanay, kapag tumawid po tayo sa disyerto, hindi tayo lulubog doon sa buhangin. Okay? Di ba pag tumapa kayo ng buhangin, lulubog kayo? Nung bata pa po ako, makapaborito kong laruan na yung buhangin. Yung gagawa ng haluplak, yun, napakapakan namin yung buhangin. Kasi nga, malambot. Ah, tapos sabi ng batang kamin, yung pilik mata natin, na napakahaba ng pilik mata natin, at saka napakabigat. Tingnan ninyo katabi ninyo, mayroon ko sila dyan. Ah, yun po anak, ay kapag bumahangin at may buhangin, ikatakip sa ating mata. At din sabi naman ang huli ng kanyang anak, yung sa likod natin, na napakahaba, parang kuba po tayo. Sarkastikong sagot na akong inahay. Ah, yan ay doon na istorya yung fats natin. No? Taba, kapag tayo naglalakbay sa disyerto, hindi matutunaw, at hindi natin kailangan natin yung tubig. Dahil yun po ang susustain sa atin. At makakuha tayo ng tubig. Ah, ganun po ba? So, ibig sabihin, yung paa ay para hindi lulubog sa buhangin kapag tayo naglalakbay sa disyerto. At yung ating pilit mata ay kapag may sunstorm, ay matatabingan. At yung ating likod ay para may tubig po tayo. Eh kung ganun, anong ginagawa natin dito sa Zoom? Wala lang, hindi nag-gets ng iba. Sometimes our modern life is just like a camel in the zoo. Our modern life is just like a camel in the zoo. Sometimes, most of the time, at binigyan tayo ng Diyos ng pananampalataya, matibay na pananampalataya, pero hindi natin ito nagagamit. At kapag nandoon na po tayo sa disyerto, ay nakakalimutan natin ito gagamitin. Ano po ba ang disyerto? Ilang. Ano po ba ang nature ng ilang? Ang definition ng ilang? Anong meron sa disyerto?
Anong meron sa ilang? Ano? Walang tubig. Ano? Sige pa. Walang pagkain. Ano pa? Mainit. Ano pa? Kapoy. Bisaya. May mga Bisaya. Pagod. Nauuhaw. Ayaw mo na. Ano? So ibig sabihin, in one word, uncomfortable ka. No? Balisa ka. Ayaw mo noon. Malapit na. Papasok na naman ang summer. Dalanas na naman tayo ng 50 degrees Celsius. Paglabas natin dito, napakainit. Nagpapadali tayo. Bakit? Napakainit eh. Masisira yung, masisira yung ating kutis na kung saan humbound lang tayo. Kapag nainitan, ang nangyayari, natutunaw yung ating kutis. No? Napakahirap paputiin, pero napakadali paitinin. No? Tapos gagamit na kayo ng chinsonsole. No? Gagamit na naman kayo ng iskinol. Kakagamit na, nasunog na. Kaya, anong gagamitin nyo naman? Make up na naman uli. No? Kapag uminit, natutunaw na naman uli. Bakit? Ang comfortable ko kasi tayo doon sa init eh. Ayaw natin yun eh. Oo, nandito tayo. Mainit na lugar na ito. Pero sa panahon ngayon ay malamig. Pero pag panahon ng tag-init ay mainit talaga. Ato natin mararanasan. Pero sa buhay po natin mga kapatid ay meron pong ilang. Meron pong disyerto na ating mararanasan. Kaya kami sa novitiate, meron po kaming experience, desert experience. Hinayaan po kami ng isang araw na magdadala lang kami ng tubig na gano'n kalaki yung bottle. Pagkakasyahin namin yun. Tapos Biblia, salita ng Diyos. Huwag po kami pumunta doon sa mga kabahayan at bawal humingi. Dapat maranasan po namin yun. At sa atin, nararanasan po natin yun. Ano po yung ilang? Mga problema sa buhay na hindi po tayo komportable, na ayaw natin. Sa mag-asawa, laging nag-aaway dahil sa pera. Laging nag-aaway dahil sa biyanan. Laging nag-aaway, hindi nakakasundo sa anak dahil may favoritism. Laging nag-aaway, kahit ano lang, pinag-aawayan. Sa trabaho, hindi mo kasundo ang boss. Pakamasok mo lang, pinapagalitan ka. Mag-resign na talaga ako ngayon. Hindi mo kasundo yung iyong ka-co-office mate. No? Sa church, hindi mo kasundo yung naglilingkod. Hindi mo kasundo si Father. Andiyan na naman si Father. Iinit ako. Bakit ganun pa ang pare na yun? Ano na lang? Problema mo si Father. Huwag kang mag-alala. Problema ka rin ni Father. Mga kapatid, mga pasakit, mga pahirap natin sa buhay na kailangan natin pumasok sa proseso at kailangan natin na mag-adjust po tayo. Bakit? Ang mga propeta noong una, sina si Elijah, si San Juan Bautista, sila ang propeta na kung saan pumunta din, pinapapunta din sila sa ilang at namumuhay sa ilang sa disyerto. Pero nag-a-adapt sila sa sitwasyon. Anong pagkain? Ano ang suot? Nakapag-adapt sila sa pagkain, sa kanilang sinusuot. Anong kinakain ni Juan Bautista? Diba balang at pulutan? Ano po ang kanyang suot? Diba hinabing balat ng kamilyo? Wala namang jacket po doon. Wala namang pong manok po doon. Pero namuhay sila. Nakapag-adjust sila. Si Jesus. Matindi ang pag-a-adjust ni Jesus dahil napakaraming mga tentasyon o tukso na umaligid sa kanya, na doon si Satanas. Mababangis na mga hayop. Pero ang ginagawa niya dyan adjustment, mga kapatid, para malampasan ang lahat, ay ang salita ng Diyos. Focus niya sa Diyos Ama. Sa ating buhay, napakahirap mag-adjust. Maraming mga hayop, mga mababangis na hayop. Sa mag-asawa lang, sasabihan ka ng asawa mo, hayop ka! Lumayas ka! Bakit ngayon lang napakita yung ugali mong hayop? Sinabihan ka ng hayop. No?
Kaya mga kapatid, itong mga, kahit pa dito sa loob ng simbahan, nakikita natin na ayaw ko namang, magsiservisyo. Ayaw ko namang magtatrabaho sa office. Ay, mga hayop itong mga ugali nito. Iba kasi tayo mga Pilipino eh. No? Na kung saan, tayo ay malambing, very hospitable. Totoo ba yun? Pakitanong yung katabi mo, malambing ka ba? Kinikim-kim lang kasi natin yun eh. No? Kung kaya, hanggat kaya natin, kakayanin natin. No? Hanggat kaya. Nandun yung pagiging anghel natin. Pero sometimes hindi mo na maintindihan yung pagiging anghel. Kasi bakit? Nagiging uncomfortable ka na. Ito na yung problema na pumapasok na ayaw mo na dito. Bakit? Mabigat na sa pag-aasawa. Darating at darating at matatapos din ang honeymoon period. At doon, puro desierto na lang. Wala nang honeymoon. Kung hindi, puro na lang hirap. At papasok talaga. Okay? So dito mga kapatid, kadalasan, dito na pumapasok si Eva Eugenio na nirevive ni San Juan Cruz. Ano ba yan? Kay dami ng winasak na tahanan, o tukso, lumapit ka na. Ayaw na natin. Pero niyo mga kapatid, nandyan lang si Satanas. Nandyan lang si Taning sa panito. Walang hanggang pagtitipan. Kasal po kayo. At ang pakikipagtipan ninyo ay sa sakramento ng kasal sa mag-asawa. Nandoon po ang sinusumpaan ninyo. Walang ibang gagawin si Satanas kundi sisirain at sisirain ang gawa ng Diyos na mabuti. Sisirain niya ang pakikipagkaisa, ang pagkakaisa. Kahit dito sa simbahan, sisirain at sisirain niya. Makikita at makikita yung bawat kahinaan ng isa. At kadalasan sa atin ay tumututok po tayo sa kahinaan at hindi sa mga kalakasan na meron ng iba. Kaya ang mga propeta sa panahon ng mga Hebreo, sa mga Israelita ay nagsasabi sa kanila na bumalik kayo sa ilang, bumalik kayo sa ilang. Dahil doon sa ilang, dahil sila nung panahon na yon, ang kanilang pananampalataya at ugnayan sa Diyos ay nagiging malamig. Kung ang inyong relasyon sa bawat isa ay nagiging malamig at hindi nyo na maintindihan, hanapin ninyo ang grasya at tubig sa ilang na meron kayo. Doon ninyo magagamit yung sinasabi ko kanina na ano ang paa na mahaba para hindi kayo lulubog sa buhangin ng kasalanan. Kung ano po yung pilit mata na kung saan hindi po kayo mataptan ng buhangin ng kasalanan. At kung saan yung tubig sa likod ng kamilyo ay magagamit bilang isang grasya para mapunuan ang pagkauhaw ng pagmamahal. Nandoon ang inyong pananampalataya na ibigay na. Pero pagdating dito sa mga problema, aayawan natin bakit? Napakalakas ng tukso. Napakalakas ng demonyo. Kaya si Jesus, ipinapakita niya sa Ebanghelyo na itong ilang na ito ay nangyayari sa buhay natin at nalalampasan niya. At dapat makita din po din natin to at hindi po tayo bibigay sa tukso. Hindi tayo bibigay sa demonyo. Dahil kapag bibigay po tayo, sisirain ang pagkakaisa, ang pagtitipan ng Diyos sa atin. Hindi ang Diyos ang sisira dito, kung hindi tayo, dahil nakalimutan natin ang grasya at pag-ibig ng Diyos, na ang Diyos is constant in His love for all of us. Kaya pinabalik po tayo, at dapat maintindihan po natin kung ano po ang ilang na sa ating buhay ay nandito sa atin. At kadalasan, nanghihina po tayo. Ang ilang mga kapatid ay isang pagkakataon na kung saan makita natin ang ating kalakasan. Makikita natin ang ating mga kahinaan upang makita natin ang ating lokasyon sa buhay at makapagtuloy tayo sa ating misyon na ibinigay sa Diyos sa ating buhay. Ano pong purpose kung bakit nandito po tayo? Para buhayin ang ating bokasyon.
dahil meron po tayong mission sa buhay. Kailangan patatagin natin ang ating pananampalataya at ugnayan sa Diyos para mas klaro at matingkad ang ating bukasyon. Bukasyon sa pag-aasawa para sa pamilya. Bukasyon ng single blessedness para sa kaharian ng Diyos, para sa pamilya. Bilang isang mag-asawa o single blessedness na galalakbay, maraming mga tukso sa paligid natin na minsan nakakalimutan po natin at nahulog po tayo dito. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, babalik at babalik po tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos ay lagi niyang ibinibigay ang kanyang liwanag. Nandito ang Ebanghelyo. Nandiyan lagi ang Misa. At doon maliwanagan po tayo sa salitaan ng Diyos. Kaya sinasabi dito ni Jesus, maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Dito mga kapatid, marami ding mga mababangis na mga hayop at marami ding mababangis sa ating buhay na mga hayop at meron ding pagka-anghel tayo. Sometimes owing our superficial knowledge, lagi natin sasabihin, tama nga to, tama nga ako. And sometimes, hindi na tayo nakikinig sa iba. Doon lumalabas ang ating kabangisan. At nakakalimutan natin ang pagiging anghel sa buhay natin. At lagi na lang po tayong nagagaling. Kaya this time, this season of Lent, panahon ng Kwaresma, longer time of silence is really needed. Upang makita natin muli ang ating sarili. Para maibalik ang lakas na meron tayo at pananampalataya at malalim na ugnayan sa Diyos. Mga kapatid, welcome to Lent. Welcome to the desert. Because the desert is the university where God teaches His people. Amen. Magsitayo po ang lahat at kaya na naman ito. Sumasampalataya ako. Humingi tayo ng lakas sa Diyos upang mapaglabanan natin ang tukso tulad ni Jesus. Isama rin natin ang mga pangangailangan ng mga kapatid natin na sa matinding krisis ng buhay. Ang ating itulong sa bawat kahilingan at panalangin, Panginoon, hindigin mo ang iyong bayan. Panginoon, hindigin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang himukin ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng mga tao magbalik loob sa Diyos. Maihatid nawa nila ang pagtanggap at pagpapatawad ng Diyos sa mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo ang iyong bayan. Ipagtanggol nawa ng mga namumuno sa mga bansa ang mga karapatan at kapakanan ng bawat tao upang makamit natin ang kapayapaan lalong-lalo na sa pagitan ng mga bansang kasalukuyang may gera. Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo ang iyong bayan. Panghawakan nawa ng bawat binyagan, Kristiyano at kinigisnan nilang pamanampalataya sa Diyos at ibahagi ito sa lahat ng tao kanilang nakakatagpo. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang iyong bayan. Bigyang pag-asa at lunas mo nawa ang mga kapatid naming may sakit at dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang iyong bayan. Salubungin mo ang mga kapatid naming yumao sa piging na banal at kalangitan, kung saan ang iyong liwanag ay kanilang walang hanggang masisilayan. Manalangin tayo. Panginoon, hindi
pagbibigay mo ang iyong bayan. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at tulungan mo kaming makilala at igalang ang dangal ng bawat tao, lalo-lalo na ang mga migrante at ang kani-kanilang mag-anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsilko para sa muling kapila ang pinagpunan natin ang awit sa pag-aaral. Malahin ngayon mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nabibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisan niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa pagnanguling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa kaitan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapinin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang naganap sa buong bendig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Aldo naming Obispo at ng Tanang Kapalingan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw at ang mga kaluluwa na wala nang umaalala sa kanila. Kawahan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawahan mo at pakidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, isanusin na kanyang kalisingin sa misposo. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, sa aritas at ng mga kasama na namuhay dito sa daigdig na kaluluwod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Thank you.
ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. Mga kapatid, magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako pagkatapat na magpatuloy sa iyo, ngunit isang salitaan lamang may kailangan. Ang lahat po ay magsipo, ihanda ang sarili sa pakikinabang. Sa'y naroon, walang maling lamang.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay, ay tumanggap ng papalakas ng pananampalataya, papatibay ng pag-asa, at papahalap ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay ng pagkain na bibigay buhay, upang kami ay makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig, sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsipo para sa parish announcement. We are in the first Sunday of Lent, through prayer, almsgiving, and fasting, we are called to repent and believe in the gospel. During Lent, every Friday is a day of abstinence for all who are 14 years or older. In our incarnate, Wednesday is traditionally observed as a day of abstinence. All parishioners are warmly recommended to abstain from meat on Wednesday and also take up some form of penance or spend extra time in prayer during this season of Lent. May we all have a fruitful Lenten season. Meditating on the way of the cross helps us to contemplate on the passion of Christ. The way of the cross will be conducted daily, half an hour before all masses instead of the rosary. However, on Saturdays, the rosary will be recited in the place of the way of the cross. On the first Friday, we will have the holy hour, hence the way of the cross will not be conducted. The Lenten retreats this year will begin from March 4. The retreat in English, Pangani and Tagalog will be held in our parish, St. Therese of the Child Jesus Salina. The retreat in Malayalam and Tamil will be held at the Holy Family Co-Cathedral. All the retreats begin after the evening 6:30 p.m. Mass till 9:15 p.m. The schedule of the retreats is displayed on the notice board. The pre-marriage seminar in our parish will be held from 7 p.m. onwards on Monday, Feb 26. Kindly contact the parish office for details. For more details on the announcement, kindly check the parish app and the church notice board. Yours affectionately, Father Sabi Buzosa, Parish Priest. Magsitayo na po ang sumayin niyo ang Panginoon. Magsiko kayo habang ginagawa ng pagkabasbas. Ama naming mapagpala, pamanagiin mo kaming matapat sa pagsisikap mabuhay sa diwa ng ipinagdiwang ng pagkahain ng katubusan na nagpapanibago sa aming pag-iiran upang panabikan namin ang iyong mga kaloob na makahakay sa amin sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At pagpapalain kayo at ang buong pamilya ninyo ng makapangyarihang Diyos Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos nating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoong Hesus Kristo. Oh,
heart.